Hi! Welcome back to the Rice Canin Channel. Ito po muli si Christian nagbabalik. At mga kaibigan, na pag-uusapan po natin ngayong araw ay kung paano po ginagawa ang tuba. Ang tuba po mga kaibigan ay isang uri ng alak o inuming nakakalasing na popular na popular sa mga lugar ng Leyte, Samar at Biliran. Ito po ay nanggaling sa coconut sap o nanggaling sa puno ng nyog o sa katas ng nyog. Pinaghahalo po ang katas ng nyog at ang barok para maging tuba. Sikat na sikat po ang tuba sa Samar, Leyte at Biliran tuwing may fiesta at kung ano-ano pang handaan. Ngayon po mga kaibigan, samahan niyo po kami at ng aking kumpanyero upang tuklasin o pag-usapan kung paano ginagawa o mga proseso sa paggawa ng coconut wine o tuba. Halika, samahan mo kami. Ito kung paano gumawa ng tuba. Unang-una, kailangan mo ng nyog, syempre. Ito na siya, yung nyog. Hindi masyado matangkad para mabilis. Okay. Ito nga pala yung aking bilas, si Bilas Elmer. Siya ang gagawa ng proseso. Ito yung tinatawag na bunga o yung bulaklak ng nyog. Yun, kailangan siyang sugatan o kailangan bawasan para tumuloy yung kanyang katas. Yan na yan. Ito na yung mga katas ng, ito yung katas mismo, yan yung tuba. Ito mismo yung tuba, pero guys, hindi pa to pwedeng inumin. As of now, hindi pa siya pwedeng inumin. Kailangan pang i-ferment yan. Yan ay magdamag na nakalagay lang dyan. Para yung ano, pag tumutulo yung katas ng nyog, ay napupunta dito. At yan, naging yan na. Ngayon guys, ang gagawin natin, sasalain natin yung nakuhang coconut sap. Sap ba tawag nito? Tuba. Oo. Raw tuba. Raw tuba, yun. Sasalain. Para mahiwalay yung, kumbaga yung, ano niya, dumi niya, at yung puro, mailagay sa bote. Yan, sinasala na guys. Yan, ano. Yun. Ngayon sinasala siya para ma-ferment siya. Guys, yung bagong salang tuba. Pinaghiwalay na yung dumi niya at yung puro talaga. Yun yung original na coconut sap. Ngayon, after 3 days mo pa ito pwedeng takpan. Kasi bumubula pa siya eh. After ang bula niya, after 3 days, pwede mo na siyang takpan if i-ferment mo na siya ng matagal na panahon. Halimbawa, sabihin natin pinamabilis isang buwan, pwede na yun. Yung after isang buwan, pwede mo na siyang inumin. Napakasarap. Okay? Ito tayo ngayon sa MacArthur Park. Ito, MacArthur Park ito. Part na ng MacArthur Park. So, ngayon po ay kukuha tayo ng mga reaksyon, mga taong umiinom ng tuba, kung paano nila na-handle yung tama. Sabihin, paano nila, ano, masarap ba sa kanila yung tuba? Ito ako sa isa sa mga tindahan dito. Tatanungin ko yung may-ari kung, ito, nagbibenta din siya ng ano eh. Ito yung tuba niya. Nagbibenta din siya ng tuba. Tatanungin ko siya kung ano sa reaction niya. Ibig sabihin, kung pagpipiliin siya, tuba ba, beer o gin, saan siya? Tanungin natin siya. Isa po sa mga tindahan dito, ito po may-ari. Siya po si Ma'am Rochelle. Yan. Ngayon po ay tatanungin po natin si Ma'am Rochelle kung ano reaction niya sa tuba. O kung masarap ba sa kanya yung tuba. O kung pagpipiliin siya, tuba, beer o gin. Saan siya pipili? Ano masasabi mo sa tuba? Masarap yung tuba. Good for fiesta siya. Mas maganda siya sa
kaysa sa mga beer. Like, pure lang. Walang halong chemical. Kumbaga to. Sherwin, ano mo masasabi mo? Ano masasabi mo sa tupa dito sa Liteg? Masarap, masarap. Mm-hmm. Kung pagpipiliin ba kayo, beer, tuba, gin, saan kayo? Ah, tuba. Mm-hmm. Paano nyo hinahandle yung tama? Yung sa maganda. Maganda. Mm-hmm. Pag sa piyesta mo, bumibili kayo ng tuba? Ah, oo. Mas mura, di ba? Mas mura. Masarap? Masarap. Okay, mga kaibigan, dito tayo sa MacArthur Park dito sa Candao, Palolite. Ito po may-ari ng tindahan na to. Okay, masarap daw. Ano ba reaction niyo sa tuba? Masarap po ba o hindi? Masarap ang tuba. Yan, ang tuba ng Leyte, di ba? Leyte. Kung papipiliin ho kayo, tuba, beer, o gin, saan ho kayo? Tuba ang pipiliin ko kasi yan ang pinakamasarap. Sa lahat ng lugar po ba dito, Nabal, Biliran, tsaka Leyte, saan lugar ho ba may masarap na tuba? Sa Leyte. Magandang umaga ho. Ano ba masasabi niyo sa tuba? Masarap. Masarap. Ngayon sir, sa lahat ng lugar na producer ng tuba, Leyte, Samar at Biliran, saan lugar ho ba may pinakamasarap ang tuba? Sa Leyte. Ngayon sir, kung kayo ay papipiliin, kung iinom kayo, sa ano kayo? Sa tuba, sa beer o sa gin? Sa tuba lang ako. Yan, mga kaibigan ha. Sa tuba. Hi guys, nandito na po tayo sa bahay. Napapansin po natin, may mga tuba na koleksyon po ako dito. Actually, ito kanina ko lang ito binili. Isa mga tindahan dun sa pinunta natin kanina kong naalala natin. May mga tuba din po siya na binibenta. So, bumili po ako ng may isang litro. So, this is for 90 pesos only. So, at ito naman, ito po ay isang tuba din, pero may label siya. Tuba Halina Wine, produced by PF Winery. Ngayon, i-compare po natin yung dalawang tuba, di ba? So, umpisa na po natin. Ngayon, tradisyon dito sa Leyte, ang tradisyon dito sa Leyte, pag uminom ka ng tuba, mayroon tatlong bagay. Unang-una, may baso ka para sa tuba, may baso ka para sa cook, chaser tawag doon, at meron kang pulutan, syempre. Ganun ang tradisyon dito sa Leyte. Ngayon, unahin natin yung tuba. Lagyan natin. Alright. So, eto na. O pag umiinom ako, hindi naman masyadong inuubos ko. Yung gusto ko, tinitikman ko lang. Kasi hindi naman talaga ako nakain yung mix. Pero since product ng Leyte ang tuba, let's do this. Ang sarap. Sarap talaga ng tuba. Para pinapawisan ako eh. Ngayon mga kaibigan, ay atin susubukan itong Tuba Halina by AF Winery. Etong tuba na to, masarap siya. Masarap, walang duda. Masarap. Susubukan natin yung quality naman nitong AF Winery Tuba Halina. Actually, kahit wala ng cheeser eh. Kahit wala ng cookie. Masarap siya. Kaya pala, mas mahal ito kaysa dito. Ako lang ang matapang dito sa bahay na ito. Kahit asawa ko, ay pinaglilingkuran ako. Eh, sino ba matapang dito? Christian! Po! Tumigil ka! Opo! So yun, mga kaibigan, wala na pong duda. Ang pinakamasarap po na tuba dito sa Pilipinas ay nanggaling po sa Leyte. Ang tuba ay coconut wine. At ang isa sa pinakamasarap na tuba
ng Leyte ay walang iba kundi ang EF Winery. Ang EF Winery po ay nakarehistro sa DTI, sa BIR at may sarili po silang label. Okay? Sila po ay nagkampyon sa mga patimpalak ng Oktoberfest. Alright? At kung hindi po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mga kaibigan, huwag na kayong magdalawang isip pa. Mag-subscribe na. Bueno po, ito po si Christian. See you next time. Nagsimula sa pagkikimu.